Treasure. I'm back, guys! Galing sa vacation. And sobrang happy ako. You can tell na energetic ulit ako. I'm back now to normal. And bumalik ako 7 ng gabi. And then the following day, I work already. So, ngayon ay day off ko. So, mag-uhol tayo. At bago pala ako mag-umpisa, guys, gusto ko magpasalamat sa inyong lahat, sa lahat ng sumusuporta sa akin, nanonood sa aking mga kung ano-anong video. Salamat po sa suporta, sa comments, sa like. Thank you so much po. At kung saan sulok man kayo ng country, sa Pilipinas man kayo, o saan, like guys, sa ang sulok ng country, maraming salamat po. At sana po ay okay lang kayong lahat. So, meron akong konting pinamili sa aking bakasyon sa San Antonio. Gusto ko lang ipakita, which is hindi naman siya marami. Guys, nag-pick up lang ako ng kung ano-ano kasi hindi rin ako pwedeng mag-shopping ng marami doon kasi yung sasakyan, maliit lang. Then, puno na ng aming mga gamit. So, wala talagang space na. Tapos, meron pa kaming dinala na ibang mga foods galing sa San Antonio. Tapos, syempre, nagtatake din yun ng space. So, ayan guys, kung gusto nyong makita kung ano ang aking mga pinamili sa San Antonio, kahit pa paano, bumili ako doon kasi parang wala kasing store. Yung specific na store na yon wala dito sa McAllister. So doon lang, hindi naman doon lang, hindi ko alam, marami naman siyang branches dito sa Amerika. Kaya lang, nandun na ako sa lugar na yun, so why not, diba? And then, para siyang, parang TJ Maxx, tapos dress, Rose Dress for Less na store. Tapos ito yung mga bag na, na binigay sa akin. And then, ito yung sinasabi kong, store na wala dito sa amin, which is Didi's Discount. So, unahin natin ang bag na to. Pagpasok ko, ito ang aking unang nakita sa Didi's Discount. So, tara! Siyempre, sapatos ulit, di ba? So guys, hindi ko alam. Parang gustong-gusto ko yung super clean na sapatos. Ewan ko ba? Hindi ko alam. So, ganon. Dati, ang gusto ko yung parang colorful. Ngayon, parang gusto ko na lang yung mga neutral color. And then, kaya ko din siya nabili, guys. Kaya ko rin pala siya nagustuhan dahil puti siya. And then, simple lang na pagkaputi. Tapos, paborito ko yung white. And syempre, aking all-time favorite na kulay is pink. Tapos, yung pagka-pink niya, guys, is pastel. So, this one is Puma shoes. Ayan ang itsura niya. Hindi ko alam. Ayan. Yung harap. Ganun lang. Super plain lang. Ano, then, may konting design lang sa gilid. And then, sa likod naman, syempre yung, yung logo niya ng, logo ng Puma. Tapos, ganyan lang, guys. Super simple. And, kaya din siya, kaya ko din siya nagustuhan, guys, dahil meron siyang inch. Ayan, no. Hindi siya typical na nakikita na parang kakaiba. Parang laging, ewan ko, parang pwede siyang, pwede rin siyang, halimbawa, mag-dress ka, pwede mo siyang partneran nito, or shorts, and then mag-jeans ka, or feeling ko kasi lahat babagay sa kung ano man gusto mong suotin. So, ayan, super clean. Ayan, super siyang, parang ang linis niyang tingnan. Ayan, then ito lang din yung size kong natira, kaya kinuha ko na, guys. Nagagandahan ako. And then this one is size 9. And then, pack! Guys, medyo madumi na siya dahil sinuot ko na siya during vacation namin. So, yan lang, guys. So, ang pangalawa na kinuha ko doon sa store na yun is, nakita ko din siya. Tinignan ko yung mga, sa section ng mga bata. Nakita ko rin siya. Ayan. Ito naman is parang parehas lang, pero ito naman parang 1, 2, 3, 4, 5, parang 5, yung kulay niya, different kind of color, parang multicolor siya. Ito naman, guys, is para sa aking anak, kasi, mag-restart na ng school year dito,
At ang ano nila, ang public school dito ay walang uniform. So, okay lang yan kahit na kumuha ako nito dahil alam ko naman na masusuot niya din to every day. At syempre guys, tingnan mo, ang cute. Parang ano, feeling ko matchy-matchy kami. May mga ganyang style. Yung akin meron din ganyan. Hindi ko lang naipakita pala. Ayan yung style niya. Meron siyang logo dyan. And then, at ito ay size 9. Like I said, ayan, ito yung sa akin. Ito yung sa anak ko. Ayan. Nakutan din ako kasi parang parehas. Parang matchy-matchy kami. Pagkaiba lang yung mas maraming kulay yung sa kanya. And then, okay lang yan kasi estudyante siya. Pwede niyang masuot. Kung anong kulay na suot niya, pwede to. Pwede siyang mag-dress. Pwede siyang mag-short. Pwede siyang mag-jeans. Basta lahat na nandyan. Tapos, meron siyang mga glitter-glitter dyan. Diba, guys? Ganyan ang itsura niya. And then, sa harap. And then, sa other side. Then, ganyan. Like I said, guys, ito ay nasuot na namin. Nung sinuot ko yung akin, pinasuot ko rin to sa kanya para matchy-matchy kami. Ayan. Ewan ko lang kung bakit super cute na cute talaga ako. And then, ang size ng anak ko is 7. Pero ang kinuha ko is, ito pala yung tag. Pakita ko sa inyo mamaya. Ito ay 6 and a half. Pero medyo pa, may space pa siya. Pwede niya talaga, lagyan pa ng socks. So, ayan guys. Kinuha ko na to kasi alam ko na malaki sa kanya kahit na 6 and a half, kahit na 7 siya. Kasi, alam niyo yung mga anak natin, kilalang-kilala naman natin yung paa, yung alam naman natin yung mga sukat ng anak natin at kilalang-kilala natin sila kahit anong anggulo ng mga ano nila, ng mga balat nila, yung kung alin yung mga sizes nila. Kaya yun, ito kinuha ko na. Kaya hindi na ako nag-atubili or pinag-isipan. Kinuha ko na talaga ito kasi alam ko naman na kasya talaga siya. Para din kasya at partner. I mean, para din partner kami. Ayan. So, ang cute guys. Ayan. Super cute na cute ako. And ito ay, ayan guys. So, super cheap. Yung comparable price niya is $60 and then nabili ko lang siya, ayan, nakalagay sa taas $60, tapos binili ko lang siya ng $26.99 dito sa shoes ng anak ko. At ang akin naman, meron ba dito? Ay, andito yung ano, yung sa akin, yung akin din ay parehas lang din naman, ayan, $60 ang comparable ng size. Pero ang akin, yung pagbili ko ay medyo pricey siya is $34.99. Ayan. Ayan yung akin. And then sunod na ating ipapakita or aking ipapakita sa inyo guys is ayan. Isa siyang bag. Ito ay Kitspade siya guys, na anong tawag dito sa bag na to is, I think, tawag dito sa bag na to is, bakit bag yata, kasi ganyan ni tsura o pa, parang pabilog, ayan, hindi ko alam guys kung bakit this time, lagi akong inain sa black, this year, gusto ko yung black, yung neutral color na, ayan, nakalagay, Kitspade New York. Nakita ko siya kasi super sale guys. And then meron siyang kung gusto mong suot, ay gusto mong ganyanin, ganyan lang yung pagsuot, pwede. Tapos tatanggalin mo lang yung handle niya, ay yung parang pinaka-sling niya, tatanggalin mo lang siya, pwede mo siyang pwede mo siyang masuot ng paganyan. Ayan guys, so, ayan, pwede mo siyang masuot ng paganyan lang. Tapos ano siya guys, parang cute, parang pinaka mini, or hindi ko alam kung mini, tama, mini yata, uy, or medium, or small. Pero ang alam ko ano to, mini yata, itong ganyan. Nakita ko siya guys,
sa TJ Maxx. Ang cute niya, super cute na. Nakukutan ako. Actually, meron naman akong bucket bag na ganito rin black, pero Michael Kors naman yun. And andun yata sa lagyanan ko. Basta, andun siya. Tapos, meron siyang pocket dito. And then, ganyan ang itsura niya, yung loob. Ayun, napaka-simple lang. And then, meron siyang pocket. Ay, hindi makita. Meron siyang pocket dito. And then, meron... Ayun lang, guys. Akala ko meron sa kabila. Wala pa na. Meron siyang pocket dito. And then, meron siyang pinaka-stand. Pag nilagay mo para hindi madumihan or whatsoever. Ganon siya. Ayan lang, simple lang guys. Tapos, kaya super cheap ko siyang nabili guys. Tingnan nyo, ang compares na price is 110. Tapos, ang price ng TJ Maxx is 79.99 yung hindi nag-sell. Tapos, nung nabili ko, siya guys, dan tarara! Tingnan nyo guys, 36 dollars lang, almost yan, almost 2,000 guys, o di ba? Ang mura, kaya sabi ko, ay grinab ko na to. Actually guys, to be honest with you, ngayon lang ako nakakita ng brand new na ganito yung price. This is my first time na binili kong bag na brand new na ganyan siya ka mura. This is the very first time. Kaya tuwang-tuwa talaga ako. Hindi ko na siya pinakawalan. Kinuha ko na siya. At super happy ako sa purchase ko na to. Kasi like I said, lagi ko maalala na somehow nakabili ako ng super cheap. Kasi itong ganito, kahit na pumunta ka sa mga Goodwills, mahal pa din to pag binili nyo. Pero, pwede mo siya, baka nga pag inano sa Goodwill, pag brand new, mas mga siguro $60 pa to or something. Pero nabili ko lang siya ng $39. And then, nung nagdig ako ng mga wallet, nakita ko din siya guys. See? Ayan. Parang parehas, diba guys? Parang ang sakto, nakita ko siyang sale, tapos ito sale din. So, partner siya sa bag, di ba? Parehas Kitty Spade New York. And then, ganyan ang itsura. Tapos, ayan. Then, ganyan. Ano talaga? Meron ba? Ay, yun guys, pakita ko yung original price ng Kate Spade pala sa bag para makita nyo kung magkano to dito. Halimbawa, pag binili nyo sa, pag pumunta kayo sa Kate Spade siguro, parang ito yung naka-attach na price talaga ng Kate Spade is, hindi ko siya nakita, ipakita ko lang sa inyo. Ito is, sa US dollar is 320, ayan, $329 pag binili nyo siya, pag hindi nyo siya binili sa TJ Maxx yung price. Pag halimbawa siguro, I'm thinking pag binili nyo siya sa Kate Spade mismo, I'm not even sure. Kasi may mga outlet din naman, pero meron namang mga, ang outlet kasi medyo mura. Tapos, boutique, siguro ang price nito is yun na sa boutique, medyo pricey, $329. Ayan. So, dito sa wallet naman, ang siguro, I'm assuming no, boutique price to. Ang boutique price is 100, pag binili nyo siya sa boutique ha, hindi ko lang alam, I'm not even kasi sure. Sa boutique is $129 na sa baba. Ito kasi sa taas mas mahal sa Canadian dollar. Yata yan. Ito kasi sa baba, kasi US tayo eh. $129. Ayan guys. So ayan. Nabili ko siya ng, tingnan ko
nga kung nandito pa yung price. Ay, wala na. Pero, I'm sure na nabili ko siya ng mga $28 o $25 lang. Ayun, wala na kasi yung price. Hinahanap ko sa bag. Wala na. So, ayan ang itsura niya. Then, sa likod is naka-ganyan. Pwede mo siyang lagyan ng IDs, driver license, credit card, or whatever. Marami siyang pwedeng paglagyan. Ayan, meron siya dito. Meron din siyang dito. And then, meron din siyang pang cash talaga ng paper money. And then, meron siyang coin. Coin din. Lagyan na ng mga coins right here. And the side. So, ayan guys. Super natutuwa ako na nabili ko siya guys ng wala pang $100, diba? Ito, sa bag na to, siguro po, pag hindi super sale, ganun nga, diba, aabot nga ng kung hindi nag-sell ang TJ Maxx is $79 nga, is $79.99. Ayan. So, ayan, happy ako na nakakuha ko ng bag at wallet na talagang saktong-sakto sa match na match sa bag. Kaya, ayan guys, happy talaga ako. So, so far, ayan lang ang napamili ko. Like I said, hindi ako nag-shopping ng todo shopping dun kasi, like I said, naipadala ko naman na yung mga yung mga items at pagbalik-bayan box na ako recently. So, hindi na muna ako bumili ng mga kung ano-ano pang ipapadagdag sa balik-bayan sana. Kaya, at like I said, hindi rin ako pwedeng mamili ng marami kasi wala kaming space na sa sasakyan. So, ayan lang guys. Salamat po ulit sa panonood sa akin always and yun lang. I hope to see you again next time. Be blessed today. Bye-bye, guys!